Hello, ako nga pala si Reverse Guys. So guys, ngayon panibagong video na naman. Pero bago yan, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Don't forget to like this video. Para mag-win siya ng 10. Kung ayaw nyo, edi wag ninyo. Joke lang. Joke lang guys. Pero topic natin ngayon, is Malaga. Kung inside job ba itong nangyaring hacking. Okay, so shoutout kay PlunV at PlunV. Follow niyo siya sa TikTok kasi sa kanya ko nabasa yung thread na to. And gusto lang tong ipakita sa inyo para din ma-inform kayo. Wait lang. Like lang natin. And then retweet natin yan. Ayan. So, para lang makita ninyo na yung iba't ibang points. Okay. So, we will be realistic this time. Pero at the same time, di tayo mang-fafad. Okay. Magsasabi lang tayo ng facts. Hindi man facts. Actually, opinion lang niya lang to. Pero some kasi parang binase niya sa mga previous history or sa mga history with regards sa hacking. Okay, so let's start na. So I haven't really expressed my opinion on the Ronin Network hack yet in these first few days, but I want to share it nevertheless. Like it or not, it's just my opinion. The dust has settled a bit, so here it goes. Number one, or number two, or number one actually. Number one question, or first question. Was this an inside job? 95% chance. No. Okay? So, huwag lang mag-alala. Hindi siya inside job. Okay? Pioneering game of this scale with a reasonable size team behind it, going through 4 years of creating the biggest and best blockchain game out there and continuing to release what they had planned, hashtag origin. So, yeah. If somehow dinelay nila origin like for 2 months pa, kahit yung alpha test, there is a possibility na baka raw inside job to. Pero still, pinursu nila. No, nagkaroon lang ng 1 week adjustment. So, good side dyan. Hindi siya inside job. Makinga na kayo ng malalim. Wait lang, okay. So, ayan. Naglalag kasi yung Pegaxi. Kaya nag-chat ako sa Discord. So, ayan lang. Ayan. So, hindi siya inside job. Ako rin, personally, hindi siya inside job. Kasi if inside job siya, like, tawag doon, sinasacrifice nila yung future na binubuo nila. Like, legacy yan, guys. Kung con artist yung mga yan, kung scammer yung mga yan, wala silang pakialam sa legacy. Like, 4 years na sila. And, hindi naman din ganun kadali or hindi naman din biro yung, you know, 4 years of development. No, though, yes, medyo mabagal sila. Pero, still, it's considered as one of the, you know, greatest milestone in the history of internet this past year. Okay, so, yeah, play to earn, sila yung nagpasimula niyan, and, yeah, their vision is actually very well-defined. Okay, meaning, sobrang ganda ng vision nila, and hindi nila isa-sacrifice yun para sa isang, you know, scam. And kung iscamin nila yan, like, magda-drop dapat yung SLP. So, di naman masyadong nag-drop yung SLP pababa eh. Diba? Hindi nila kinuha yung liquidity ng SLP, hindi rin nila kinuha yung liquidity ng AXS. So, talagang na-hack lang talaga sila. And ang tinarget din kasi ng hacker is yung Ethereum and yung USDC. So, luckily, yun yung nakuha. Kasi if yung SLP, yung nakuhang liquidity, medyo bababa tayo sa 50 cents. Okay. Pero, ayun. Will the hacker be caught 50% daw? Hindi. And oo. So, I don't have enough knowledge on CEX or centralized exchange. And the legislation on crypto to give an honest opinion about this. I for sure hope they do cash him or her and make that a person accountable for their action and is obliged to return the funds. So yeah, will the hacker be caught? I don't know then. Like, ang tawag dun, mahirap. Mahirap siyang hanapin. No? Mahirapan tong hulihin. And at the same time, di naman siya basta-basta na mauhuli ng ganun-ganun. Kasi syempre, hindi naman nila kilala yun. No? So, magbe-breach sila sa personal information nito, which is, I don't know if against yun sa law, no? Lalo na in terms of cryptocurrency. Pero tingnan natin. And at the same time, yung funds talaga ang pinakinakabahala din natin. Kasi ang laki ng funds, like 50% daw nung pondo ng Axie Infinity na nakaw. So, ang laki nun. Imagine nyo 30 billion pesos. Paano kayo kikita ng 30 billion pesos? 'Di ba? Like
Pero masakit yun. Masakit yun. Like, siguro it will take time to recover. No, siguro by next, if hindi nila makuha this year or hindi nila makuha yung at least 80%, marirecover naman lang. Pero siguro at least a year if magbo-boom si Axie Origin. So, kailangan nilang gawin, no, if hindi nila ma-recover, is talagang pagandahin si Origin, lagyan ng mga skin. Lagyan ng, alam nyo yun, lagyan ng pampaganda pa. Okay, hindi lang sa gameplay, but also the aesthetics and other features na may excite yung mobile gamers and PC gamers. So, yun. Is there enough open communication? 80%. So, yeah. Obviously, hindi masyadong open yung communication. Kasi medyo delay na nung na-release nila. So, may point naman siya dito. Ayan, will the lost funds be reimbursed? So, it doesn't mean, guys, na hindi na maibabalik yung pera. Okay. Is hindi na maibabalik yung pera sa inyo. What do I mean is yung tawag doon. Kumbaga, nawala na yung pera na yun. Nawala na. Kumbaga, papalitan na siya ng mga tawag doon, emergency money. Okay. So, ayun na nga yung mangyayari. Pero may re-reimburse pa yung pera ninyo. Lalo na yung may mga ETH dyan and USDC. Again, may re-reimburse pa, mababalik pa. What do I mean is yung hindi na mababalik? Kumbaga yung nalugi ba? Yung nalugi na presyo ay tawag doon, mahihirapan ng maibalik. Okay. Pero marireimburse naman. Kasi yun nga lang, kukuha sila ng ibang funds. Or kukuha sila galing sa treasury, sa savings, or whatsoever. Insurance. Hindi ko alam kung insured sila. Pero yun nga, kumbaga yung nalugi yung 50% or 500 million something or 600 million. Ayun. Lugi na yun. No? So, yun lang. Pero mababalik daw. Mababalik daw. So, tiwala lang. Sabi nila, May 1 daw. So, medyo matagal actually. Medyo matagal yung May 1. Pero, considering na may investigation and such, no. Ayun. So, expect din tayo na baka by May 1 pa yung open ng Ronin Net or Ronin Wallet. No. Feeling ko rin. So, next is, so, yan. So, ito. Once you are so far down rabbit hole creating what they have created thus far, would you put it all on the line and rug pull this bag of a community? I don't think so. So, yeah. Like, kitang-kita yung mukha ni Gio sa lahat ng tawag doon, social media sites, news, KMJS, and lahat ng klase ng publicity nandun. Like, napunta pa siya ng NAS Daily. Diba? So, I don't think na gagawin niya yun. I really don't think na gagawin niya yun. If ever man nagawin niya yun, sabihin natin, yung sobrang late na chance na gagawin nila yun. Kinakita yung mukha nila. And pwede silang mapakulong or, you know, may magreklamo. And aside from that, baka kumilos din syempre yung Samsung. Like, Samsung is one of their investor. Sobrang solid, guys, na meron kang investor na sobrang laki ng pangalan. Kasi kahit pa paano, hindi yan yung basta-basta na papabayaan lang nun na i-rug pull sila. Okay? So, for sure, there will be actions na mangyari if ever na i-rug pull nila. So, I think personally, hindi sila mag-rug pull. Talagang, minalas lang. Okay? Talaga, excuse. Minalas lang. And hopefully, they'll be able to shock the world this time. And I'm hoping na mangyari yun, syempre. For the betterment of our society and community. Next is, should this have avoided? I don't know. Hindi ko na ito masyadong aanohin. Hindi man ako expert with regards to that. Did it happen because of bad security? Hindi ko na rin ito masyadong aanohin kasi, ayan. Pero sabi niya, 80% yes daw. So, ayan. Actually, kasi medyo malalim yung mga terms. Hindi naman ako IT. So, hindi ko siya pwedeng bigyan ng opinion. Baka magkamali ako ng term, ganyan. So, yeah, ito. If the hacker does it caught and the funds are returned by Sky Mavis from the Treasury, how will this affect Axie Infinity and its tokens? Badly short-term, 100%. Badly long-term, 50%. So, if the hacker doesn't get caught and the funds are returned, parang ano nito, ang contrary. No, parang
if hindi na nahuli yung ano, pero siguro ang gusto niya sabihin dito, if the hackers doesn't get caught, tapos yung the funds are not returned. So if hindi ma-return, syempre magda-downtrend tayo for sure. After ng Axie Origin, downtrend. So long term, medyo bad din siya. Okay, medyo bad din siya talaga na hindi tawag doon, paano ba to? Kasi mawalan yung trust eh. Aside from the trust, ang laki nung nawala, like 50% of their funds, nawala. So malaking kawalan talaga yung pondo na yon. Yung pondo na yon pwedeng ilagay yun sa content creator program, pwedeng ilagay yun sa, I don't know, sa team mismo, di ba? Like, dun sa development ng game. So parang malaking portion yun, ang laki ng pondo na yon. Ang dami pwedeng magawa sa 30 billion. So, or 30 billion pesos, di ba? I don't know. Pero, yeah, that is the reality rin. Marami rin akong napanood and nabasa na it doesn't mean na tawag doon na hindi, ayun, pag hindi na-recover talaga, like, sobrang masama siya. Like, hindi magiging okay siya. So, let us wait. Siguro kaya na rin nila hinabaan yung palugid is para hindi agad-agad ma-demotivate yung mga tao. Kasi pag naglagay sila ng sobrang bilis na date dyan, tapos hindi nila na-achieve yung dapat nilang ma-achieve, syempre bababa yung moral ng tao. So at least, hinabaan nila hanggang May 1. No? So para kahit papaano, by May 1, I don't know if anong season na tayo that time. Hopefully, tapos na yung ano nyan. Hopefully, nasa mid-season na tayo ng season 21 that time, no? Para okay. Pero ayun, it will be bad. Okay, long term. If hindi nila ma-return. Pero if marabalik nila yun, sobrang ox na ox nun. And then magkakaroon pa ng mga release ng Origin. And then Origin sa cellphone, Origin sa, saan ba? Sa mga, basta release ng Origin. In short, no? So, yeah. So, will the Axie community give up and will Axie Infinity die because of this? 99%, no. So, ako, personally, naniniwala pa rin ako sa team. Hindi siya mamamatay. Hihina lang. Hihina lang for the meantime. Like, siguro for 1 year if hindi mabalik. No, merong magkakaroon ng adjustments. Okay? And, tawag yung retracement with regards sa presyo ng SLP and AXS. Pero, yeah, makaka-recover yan. Especially if they are willing to go to this journey for 10 years. So yeah, 10 years is a lot. Or, you know, it's a very long period of time. Like, imagine niyo guys yung ML 2017. So, 5 years pa lang siya. Diba? So, imagine niyo pa yung 10 years. So, yeah, maganda yung 10 years na yan. So, long term talaga. No? And sa mga naiinip dyan, masabi ko lang sa inyo. Wala eh, like, Ganun talaga. Ako man, personally, naiinip ako. Pero, darating din tayo dyan sa point na yan. And, malay nyo, diba? Like, by December, magulat na lang tayo. Bang. Ang daming skins na lalabas. Diba? So, lastly, I'm highly confident in the Sky Mavis or Axie Infinity enrolling network team that they will resolve the issue. They will continue in the right direction as they have done over the past 4 years. And they will overcome this and be bigger than ever before. So, ayun na. They will overcome this and be bigger and better, of course, than before. So, yeah. It's all about trusting the game, trusting the developers. Yes, there will be downsides. Pero, kagaya ng sinabi ko, all businesses have downsides. All businesses have downfalls. No, tayo nga eh. Tayo nga, bumabagsak sa exam. Tayo bumabagsak sa buhay. Diba? Tao lang din naman yung mga yan. So, dumadalan sa mga problema and so on. Like, imagine nyo, diba? Hindi na yung presyo ng, ano ba? Imagine nyo dati. Okay, nung nagkaroon ng bird flu. Yung mga manok sa mga fast food chain. Diba? Biglang nag-sale lahat. Kasi bakit? Diba? Magulat kayo, yung Chicken Joy sobrang mura. Diba? Kasi natatakot yung tao na kumain ng manok that time. Diba? Nung nagkaroon ng tawag doon?
ano ba yun, yung sa baboy? Kalimutan ko kung ano yung sa baboy, pero ayun, di ba, nung nag-start yung mga baboy, ano nangyari, di ba? Yung mga nagbebenta ng baboy, binabaan yung presyo nila ng baboy kasi nga natatakot yung mga tao. So, ganun din dito, di ba? Treat this as a business and doon mo ma-realize na oo nga, hindi talaga laging ganun. Hindi talaga laging pangat. Pero if, you know, if magiging matatag ka and magiging matatag yung mga tao sa paligid mo, no, na magtiwala sa team, I think ma-achieve natin yung overall satisfaction na inaasam-asam natin in the long run. Okay? So, this is a process, guys. So, kayo mainip. Sana, no? Kasi, usually, mga naiinip kasi yung mga nag-all in, tapos, yun na yung pinaka-last money nila. So, huwag kasing ganun din. And, imagine nyo na lang na this is a business, no? This is not, you know, this is not a lottery or a charity na magpapamigay ng pera araw-araw, buwan-buwan, no? Walang ganun. Walang ganun. So, let's just wait for the best. No? Or, let's just hope for the best, no? TP tayo sa 3 pesos. Kung gusto nyo sumabay, sumabay kayo. Ako, 3 pesos ako. Dumaan na tayo sa 2. Yung katama natin ng onte. Hold pa natin pag nagdasana. Yun lang naman paalala ko. So, yun lang. Desisyon nyo pa rin yun, kuya.